Hello guys, welcome back to another episode of Squeaky Blogs. So for today's episode, magko-quick unboxing tayo nitong nabili kong connector sa Shopee. Ayan. So this connector is from mini USB to 3.5mm jack. Ayan. So bakit ba ako bumili nito? So ganito kasi yan. So kung mapapansin nyo kasi guys, lately hindi ako masyadong nakakapag-upload. Lalong-lalo na nasa motovlog, no? Kasi medyo nagka-problema yung aking mic. Medyo malakas yung kanyang wind noise. So hindi ko alam kung anong nangyari, kung sira ba yung mic ko or baka nabasa yung action cam natin, kasi na nagpunta tayo ng Katanawan, ginamit natin yon. So baka nababasa doon, kaya medyo may agas-as na medyo masakit sa tenga. Nag-decide ako na bumili ako nitong connector kasi nga itatry ko na gamitin ang itong mic na to, itong ginagamit ko ngayon. Ayan. So ito yung gagamitin natin, na ikakabit natin sa helmet ngayon. Problema nga lang is yung dulo ng mic ng action cam ko is mini USB, so ganito ang itsura nya. Ayan. Ayan, so hindi siya 3.5mm jack, so hindi compatible to kasi nga 3.5 ang dulo nito. So what I did is bumili ako ng yun nga, connector, which is para mai-connecta natin from action cam to this mic. Buksan na natin. Ayan, no? So bago ang lahat, so shoutout po na pala sa seller, no? Napakabait at napakamaasikaso. Ayan, so shoutout kay Rising Boy. So check nyo na lang yung kanilang page sa Shopee. Ayan. So marami pa silang products doon na pwede nyo pagpilian. Ayan. So check nyo na lang sa Shopee, Rising Boy. Ayan. So buksan na natin. Yan, no? So naka-bubble wrap siya, no? And meron pa siyang greeting card, yan. Thank you for supporting my small business. Ayan. So okay. So masisigurado natin na talagang very well secured yung product. So medyo tight din yung pagkaka-seal sa kanya, no? So ayan. So makakasigurado ko talaga na kahit hagis-hagis to, hindi siya walang mangyayari dito. Ayan, so actually, napakahirap nga niya buksan, eh. Ayun, no? So, this is the cord. Yun. So, ito yung tsura ng cord niya. Ito yung sinasabi ko. So, ganito yung dulo ng action cam ko. Yan. And, yung dulo naman ng mic is para dito. 3.5mm jack. So, ito yung kailangan natin para may connect yung dalawa. Ayan. So, tabi muna natin. Then, ano pa ba nandito? So may sticker pa, ayan, oh. ST. Ayan, oh. Racing Boy Combo Cable Wind Noise Eliminator Mic. Ayos, so meron pa tayong previous na sticker from Racing Boy. By the way, hindi po ito sponsored video, no? So talagang napakabait lang ng seller, no? Ngayon, binigyan pa nga tayo ng sticker. And ayan, so ngayon, tetest natin yung quality nitong cable. So yun guys, so ito yung ating ginagamit na helmet, no? So Ryzen. So ito yung itsura ng ating mic. Ayan, ito sinasabi kong dulo. Ayan, ganyan siya. Mini USB. Ayan. So tanggalin ko lang yung mic dito sa helmet. Ayan, so ganito yung itsura ng mic niya. Yung original mic niya. So ito, nilagyan lang to ng tape kasi nga for wind noise cancellation. Pero ewan ko baka bakit ganun pa rin yung sa video. Ayan. So ito yung papalitan natin, and itatry natin itong mic na to. Ayan. So ikakabitan natin itong dangle.
One eternity later. So yun nga guys, finally after 30 minutes, hindi pinalusan din mo. So ayan, napagkasya na natin yung itong cable dito sa butas. Kasi kanina medyo masikip. Kasi originally talaga is waterproof casing to. So wala talaga itong butas dito. So ginawan lang siya ng paraan dati. So mayari yan. So pinatasan dito. Kaya ang problema, ito medyo masikip. Kaya medyo pinaluwang lang natin yung butas. Ayan, so nagkasya naman na siya. Ayan, okay. So yun nga pala guys, bago ko ipagpatuloy, no? So meron lang akong gustong i-mention sa inyo, no? Make sure alam nyo yung purpose nito, yeah. Recently ko lang ito natutunan, no? So ang dulo pala ng ating mic is may iba pang classification, no? So yan, kung mapapansin mo, maliti siya. Yan yung guhit na yan. So ang tawag dun sa isang guhit, tawag dun is TS. So bakit ba siya tinawag na TS? So ito, ang pinakadulo, tawag sa kanya is tip. Yan. And then yung sumunod, yung isa lang yung guhit niya. Yung sunod, yung parting ito is yung sleeve. Ayan. So, TS ang tawag sa kanya. Pangalawa naman is yung dalawang guhit. So, ang tawag dun is TRS. So, bakit TRS? Tip. Tapos, diba, dalawang guhit. Yung pinakagitnya niya, ito, yung part na ito. Tawag sa kanya is ring. Ayan. And then, yung sleeve. Ibig sabihin, may in-insert lang sa gitna na tinatawag na ring. Kaya siya TRS. Ang sumunod naman is yung ganito, yung tatlong ring. Tatlong guhit, yan. Tawag sa kanya is TRRS. So basically, ano lang siya, tip, tapos dalawang ring, tapos yung pinakadulo is yung sleeve. Yan. So bakit mahalaga malaman natin to? Kasi iba't iba po pala yung classification nito. Itong wire na in-order ko, yan. So, ang compatible dito is TRS. So, kung mapapansin nyo, yung mic natin, ayan. So, TRRS siya. So, kailangan natin na adapter pa, ayan. So, ito yung adapter ko. So, pag kinabit ko siya dito sa mic, so, from TRS, magiging siyang, from TRRS, magiging siyang TRS. Ayan. So, bago natin siya ikabit sa cable, so, kakabit ako muna siya ng ganito. So yun nga guys, natapos na natin ang ating setup. So medyo pinawisan na ako din na grab. Lalo na doon sa pagbubutas ng casing kasi nag-iingat ako kasi baka mabasag. So okay naman, nalagyan natin siya ng magandang butas at nagkasya yung cable. And then ganito yung setup na ginawa ko, so babakita ko sa inyo. Ito yung binutas natin kanina, ayan. So medyo pinaluwag lang natin siya. And then yung cable, pinasok ko dito. Kasi hindi naman siya maiipit kasi hindi naman siya totally nasasara dahil dito. Ayan. Tapos underneath, ganito naman yung tsura niya, no? So yung mga cable, andito siya sa loob ng padding na to. Ayan, nasa pagitan siya nitong case at itong padding. Nakaipit siya. And then, ito yung kanyang pinaka-mic. Ayan. So nakaklip siya dun sa strap ng camera. So ngayon, susubukan natin siyang isuot. And then, subukan natin ulit. Try natin kung ano magiging resulta, no? So, try natin. Ayan, so nakasuot na siya. And then, nag-re-record na rin siya. So, ayan, hindi lang ito ma... Baka hindi naman ito maagaw-gabaw na. So, ganyan yung setup niya. Ayan, so tingnan natin, i-play natin kung ano yung tura ng audio niya. Paano maayos? Part 3. Ano na ako pabalik na alit ko. So, try lang natin kung magiging naman yung tanong. Hmm.
natin kung may hindi pa rin. Ito, ilipit ko na ito sa pad. Kapag itanong siya sa aking pad. Mabagal, wala siyang windows. Pagkanto kumata ko na ako. Nakahigit na siya sa bahay. Pag naging ipat, ayaw mo na.